Guys, nakikita nyo ba yung sexy babae ito? Ako to, si What's Up World. And then, gagawa ako ng content. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung hanggang dito lang yung content ko. Kasi, I'm going to tune on for my brace adjustment and my second appointment is in Taichung Meko for my passport releasing. Okay, bye. See you there. Ngayon, magpapaan ako ng hair, mga the dryer by the use of this very useful electric fan. Because wala akong hair blow ba yun? Blow dry? Ganon. At ayaw ko nun at ako'y may migraine. Bawal sa akin yung mainit. Sige guys, my hair is so long na, so I need to trim it down so to make it so beautiful. May gaganda pa ba to? Well, hindi ko pa muna pinapaayos kasi yung pinaghahandaan ako. Gagawin akong lechon. Sige na. Walang kwenta-kwenta to. Well, ang manonood lang nito ay ako at si ako din. At si Bulldog. Tsaka si Finger. Tsaka si Ate Ano. Basta si Ate Ano. Hindi. Nandito na tayo sa train station. Dati talaga sa tunan. Dati so tanga. Nagbibidya ako kanina kaso lang. Hindi pala naka-record. I'm so double tanga. I'm so tired. Buti na lang. Yung adjustment ko 11:30. 11:15 yung ano ko. 11:15 dadating yung train pabalik sa tunan. My God. Kaya na ako tumayo kanina. Kasi pasarado na yung pintuan ng tunan. Kaya nagkunwari na lang kung hindi talaga bababa dun. Ay, mamaya na. Guys, andyan na yung train ko na sasakyan pabalik ng tunan. Hehehe. Guys, andito na ako sa clinic ko. Guys, yan yung tunan. Uwi na ako. Bumili ako nung nareseta sa akin ng dentist. Kasi nga, may singaw nga ako, di ba? Eto. Saka ang sakit ng pagkaka-adjust sa akin. Kasi may parang ano dito. Basta inayos nila. Kasi dito, yung health card, yun yung pinakamagandang health card sa buong mundo. Yung health card ng Taiwan. Yung mga Taiwanese nga na nakakasakit sa ibang bansa, bumabalik pa sila sa Taiwan parang pag-amot. Ganun kaganda ang ano, healthcare dito sa Taiwan. Tsaka mura pa na sa 300 to 500 lang kalas sa amin sa isang buwan. Tapos pag diba, may reseta ka, ibibigay mo lang sa counter ng ano, ng pagbibilhan mo. Tapos bibigay na to sa'yo. Kung anong nireseta sa'yo, libre na. Ganun kaganda. Nangahihim ko. Ay. Yan yung sasakyan natin, 121. Papuntang Taichung.
guys, nandito na ako sa Taichung. Grabe ang init dito. Kain-kain muna ako habang mamaya. Oh, mali. Saan ba? Ito yung dragonfly. Nakita nyo? Yung malaking tutubi. Saka yun pala nung ano, nung bus. Dun sa ano, sa likod nito. Nirenovate kasi to. Tapos dun yung antayan. Nakita nyo? Dun ako mag-aantay. Nakita nyo? Meron din dito tumitira. Mga palaboy din dito sa Taichung. Natin kasi nakita ko yung teddy bear na brown, yun yung ano ko na doon na yun. So pupunta tayo doon, baba. Yan yung gold bars ng Taiwan. Ang yaman nila, ginawa nilang building yung gold. nakatigil talaga. Dito ako ngayon sa underground. Hindi kasi pwedeng tumawid dun sa taas, kaya dito dapat tumawid. So, pili ko ito yung daanan. Nakita ko na yung hinahanap ko. Ito yung sign ko na malapit na ako. Na kasi ando na yung meko, yung brown na yan. Ito yung si Teddy Bear. Pag nandyan na siya, ibig sabihin, andito na ako. Nakalagpas na ako kanina. Kaya yung pinaka unang ihintuan ng bus, doon ako bumaba. Kaya, ito na! At dahil wala akong kasama, picture ako mag-isa. I got it! Guys, nakuha ko na yung password ko. Valid for 10 years. Bale, mag-celebrate ako ngayon. I will celebrate with myself. I will greet myself in KFC or Jo. Alam nyo ba, kanina, yung nag-ano din sa Meko, yung parang tanggapan nung sa tanggapan dito, yung nag-ano ng mga passport, yung mga requirements na pang Pinoy. Nagtataka siya kung bakit ang pangalan ko ay Sherwin, kaya nagtanong siya, sabi niya, Sherwin talagang pangalan mo? Kasi ko, opo, kasi lahat ng kapatid ko may win, kaya kung may sumunod pa sa akin, sunod sa punso namin na gawing lawin. Yun lang. Eh, lahat naman nagtataka sa pangalan kung bakit ang pangalan ko Sherwin. Yung iba nga, nung elementary nga, high school, inilalagay ako dun sa ano eh, sa room ng mga lalaki. Tapos, pag nag-a-apply ako ng trabaho, naku, pag sa interview na, nagtataka sila, pag kaliwa tatayo ako, tatawagin ang pangalan ko. Sabi, ikaw ba yun? Kasi ang apelyedo ko pang lalaki din eh, Sherwin Delfino. Tunog na tunog na pang lalaki. Kaya, mukha ko naging lalaki na din. Pati nga yung kaya nagka-problema ko sa birth certificate eh, dahil doon sa pangalan ko. Yung Sherwin. Yung birth certificate ko dati, ang gender niya ay female. Ay, male pala. Tapos pinaayos na lang. Pinaayos pa yun sa PAW. Kumuha kami ng abogado sa PAW na mag-aayos. Tapos yung
yung pangalan ko inilathala sa dyaryo nung naayos na pinaklihan. Awa ng Diyos, wala akong nakuhang kahit isang copy kasi kinailangan na requirement. Ipinasa din sa korte. Kaya wala. Sayang. Yun lang. Kaya ang pangalan ko, kaya hindi ko na rin pinabago. Pero pwede siyang ipabago. Kaso lang, ayaw ko yung mga papel-papel na ayusin. Sana ba ako? Kakalito naman. Sige, nalilito na ako sa daan. Wow, ang cute na ng aking picture sa passport. Hindi ako masyadong maalam sa ano eh, sa mga direksyon. Kaya yung parang kaunting liko lang, nalilito na ako. May mga time na laga akong hindi ako makakalagpas, mauna pa akong bumaba kasi natatakot akong naiwan. Nakalagpas na pala ako. Ay, laga akong naliligaw. Tapos minsan, pag nanonood ako ng cellphone, sa YouTube, wala. Laging ligaw. Natututo din ako na maligaw ulit. Kain tayo. Parang kumonti yung order ng KFC. Okay, bye-bye na. Pauwi na ako kahit tatlong palpak sa araw na to. Yung una, nakalabas ako ng train station sa changing ako nakapunta. And then, yung sa bus, nakalabas ako, naglagad ulit ako pabalik. And then, yung order ko. Tapos, binalikan ko yung sa counter ng KFC. Yun nga yung in-order ko. Nakita ko kasi yung kanin. Yun agad yung in-order ko. Mali pala, tanga ko. Okay, bye-bye.